meron pong kumakalat ngayon na fake news. Ito po yung People's Initiative na sinusulong daw po ng mga hindi nakikilalang individual. At isa nga po sa nagpaparating sa atin dito, ang ating kaibigan mula po sa Cavite, in particular, dyan po sa Dasmariñas City. Meron pong pinapipirmahan sa kanila na naglalayon daw pong baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan po ng People's Initiative. Meron din po somewhere in Bicol, at ito namang pong punto dito nitong si Congressman Paulo Duterte ay somewhere in Davao. Pero ito, pinangalanan po nitong si Pulong Duterte kung sino ang namumuno. At ang pinangalanan niya, walang iba kung hindi ang kapwa niya kongresista na si Congressman Migs Nograles. Ayon po dito sa pahayag nitong si Paulo Duterte, congressman po ito ng 1st District ng Davao, at pinost po nitong Mindaboat Facebook page. Basahin ko po ano ang kanyang pahayag o statement. Sabi po dito, "This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. I do not know kung ano po ang ibig sabihin niya sa PI, pero definitely hindi po People's Initiative." Eh, pagbasihan niyo na lamang po kung anong pag-uugali meron po ang mga Duterte, lalong-lalo na yung tatay po nila na mahilig pong magmura. Baka ganun po ang ibig sabihin niya rito sa PI. Eto, dito na po pinangalanan nitong si Congressman Duterte, ito pong si Congresswoman Representative Margarita Migs Nograles. Kasi sabi niya, "I was informed that PBA party list Representative Margarita Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao City." Ano kaya ang masasabi ngayon dito nitong si Congresswoman Margarita Nograles? Pero sa aking pananaw, wala namang problema kung ang paghikayat nito pong si Congresswoman Nograles ay naaayon po sa batas. At naniniwala ako na yan, paghikayat niya, kung totoo man ito, ay naaayon sa batas dahil isa po itong abugada. Magaling na abugada po iyang si Migs Nograles. Sikat po iyan sa social media, sa kanyang mga TikTok video at mga reels na ginagawa, even video sa Facebook page. Kaya naman, kung gagawa ito ng illegal, eh parang kumuha po siya ng bato at ipinukpok niya sa ulo, which hindi po gagawin nito pong si Congresswoman Migs Nograles. O, sabi pa po dito nitong si Pulong Duterte, hindi daw po siya sumasang-ayon sa People's Initiative. Bakit? Sabi niya, "I am against this People's Initiative as this is not the people's choice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power." Ngayon, nakakapagtaka. Paano masasabi nitong si Congressman Paulo Duterte na hindi po ito ang kagustuhan ng tao kung hindi pa natatanong ang taong bayan? Kasi kung ako tatanungin niyo, gusto kong magkaroon ng charter change, gusto kong baguhin ang konstitusyon sa kasalukuyan, eh pero dito parang siguradong-sigurado siya na ang saloobin, partikular ng mga Dabawenyo, ay hindi daw po sang-ayon sa People's Initiative para sa pagbabago ng ating konstitusyon. Sinabi niya pa, "I also would like to inform all Dabawenyos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion pesos from your net budget for the district and left only a measly 500 million pesos for Dabawenyos this year." Aba, mukhang naghihinanakit itong si Duterte sapagkat tinanggalan daw po ng Kongreso ng 1.5 billion pesos ang mga taga Davao bilang budget po nito. Pero ganito lang naman kasimple yan eh. Kayong mga taga Davao, hindi naman nilalahat ko kayo ano. Pero in particular ang Davao area, namayani kayo sa loob ng ilang taon, 6 na taon. Siguro naman kung sakasakaling nakita ng ating Kongreso ngayon na ilagak ang budget sa ibang lugar, eh wag naman kayong magtampo. Kung illegal ang ginawa ng Kongreso na pagtatanggal sa budget ng Dabawenyos, doon kayo mag-react. Pero kung hindi illegal at nakikita lamang nila na dapat i-priority ang ibang mga pondo at proyekto sa ibang lugar, eh nararapat lamang naman siguro yon. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, ang lugar ninyo ang pagtutuunan lamang ng pansin ng gobyerno. In fact, namayani kayo sa lahat ng mga proyekto na ipinangako ng China government sa Pilipinas,
karamihan napunta sa Mindanao region. Pero yung mga pangako sa Visayas at Luzon, halos walang natupad. Kaya nga, alagang-alaga ng China, ang Davao in particular. Bakit kayo ngayon magre-react, Congressman Paulo Duterte, kung sa tingin ng mga kabuha mo kongresista, eh sapat na yung 500 million pesos para sa inyong mga taga-Davao? Huwag nyong isumbat sa kasalukuyang gobyerno o sa kongreso na tinanggalan kayo ng 1.5 billion pesos. Kung illegal ang ginawang pagtatanggal na yan as you claimed, then dyan kayo mag-react. Pero kung walang illegal, eh hindi naman nararapat na agad-agarang kayong maghusga sa pamumuno ng kongreso under the leadership, siyempre, ni Speaker Martin Romualdez, na alam po namin, kayong mga Duterte, galit na galit talaga dito kay Martin Romualdez. Tuloy natin. Sabi niya pa, to all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. O, yun ang problema. Gaano ba kalaki yung pondo mo sa mga nakalipas na panahon? Hindi ka talaga magugutom. Pero ang ginawa niya, manipulative. Sabay-sabi, ang kawawa is yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. Hindi po yan makatotohanan, mga tol. Hindi kayo kawawa, mga Dabawenyos. Pero kung tutuusin, tingnan ninyo kung anong pamumuno meron sa Davao. Kayo'y nabubuhay sa takot. Napakaraming mga mahihirap sa City of Davao. Bakit hanggang ngayon, ganyan ang buhay ninyo dyan? Naiisip nyo ba yon? Last holiday season lamang, libo-libo kayong pumila para sa halagang 1,500 o 1,500. Samantala, pwede namang ibigay sa inyo ng mga Duterte nang hindi na kayo pinapahirapan pa. Pero bakit nila ginagawa? Kasi nakagawian na nilang ipangalandakan sa inyong lugar na sila'y tumutulong. Pero ang pagtulong, kung tutuusin, pwede namang padaliin. Hindi nyo naiisip yon? Anyway, kung ganyan talaga ang pagmamahal nyo sa mga Duterte, wala tayong magagawa. Mga taga-Davao kayo . Pero ang pondo ng bayan ay hindi lamang para sa Davao. Ito ay para sa Pilipinas. Naknang teteng, particular itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, alam nyo ba kung ilang bilyong piso ang nilagak dyan ng ating gobyerno sa loob ng 6 taon sa pamumuno nitong si Rodrigo Duterte? Bilyong-bilyong piso. Di hamak na napakalaking pondo kumpara sa ibang lugar na halos ang presensya during that time ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, ay parehas lamang. Pero bakit doon lamang sa City of Davao ibinuhos ang napakalaking pondo every year? Tapos hindi nyo ba naiisip, mga taga-Davao, na 2.6 billion pesos ang kinuha sa kaba ng bayan dyan sa Davao City, particular ng mayor nyong si Sara Duterte during 2016 hanggang 2022? At saan napunta yung confidential funds na yon? Sabi nyo, tahimik ang Davao. Kung tahimik na ang Davao, bakit kakailanganin pa rin ang confidential funds every year? Sabi ninyo, tahimik na ang Davao. Kung tahimik na ang Davao, bakit kakailanganin pa rin ang pakikipaglaban sa presensya ng New People's Army dyan? Wala na nga, tahimik na nga. Saan ginagamit ang confidential funds? Okay, tuloy tayo sa sinasabi dito nitong si Congressman Duterte. Sabi niya pa, I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from Putin projects in my district. Eto, chismis na to. Kasi sabi mo nga, narinig mo lamang . Pangalanan mo ngayon kung sino-sino ngayon yung mga senador na sinasabi mo. Pero hindi ako magtataka kung isang senador kumampi sa inyo, si Senator Amy Marcos. Kaya ako, mga tol, hindi ko iboboto talaga si Amy Marcos. Pasensya na sa mga loyalista na hanggang ngayon naniniwala na ang ginagawa nitong si Amy Marcos ay estratehiya lamang para protektahan ang kanyang kapatid. Hindi po ganyan ang paniniwala ko. Ang paniniwala ko, mas matimbang itong mga Duterte kumpara sa kanyang kapatid na namumuno sa ating bansa. Yan ang paniniwala ko. Kaya hindi nyo ako mapipigil kung sabihin ko rito sa aking programa na hindi ko iboboto sa pagkasenador itong si Senator Amy Marcos. Magalit na kayo sa akin o hindi.
pero hindi ko talaga iboboto si Senator Amy Marcos sa pagka-senador sa darating na 2025. Sabi pa rito, ditong si Pulong, hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Nako, mukhang sino kaya tinutukoy niyang peking Panginoon? Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. Pero kung titingnan ninyo, kaninong gawain ang mga ganitong estilo? Sa panahon ni Rodrigo Duterte, halos lahat ng mga nakapaligid sa kanyang mga politiko na namasa sa pondo ng bayan. Nagtamasa sa pondo ng bayan. Ngayon, gawain kasi nila noon, kaya iniisip nila ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. O nanahimik daw siya, I have kept my silence all through this month since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Eh sana pinapatuloy mo na lang yung pananahimik mo. Ayaw mo palang madamay ang iyong mga kababayan eh. O, pero sabi niya, to all the Dabawenyos, do not sell your soul for a mere 100 pesos or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Perdition is eternal damnation po ito, mga tol. Eternal punishment. Yun ang gustong sabihin. Dito nitong si Congressman Paulo Duterte na kapag kabinenta ninyo sa halagang 100 o 10,000, syempre, eh masusunog kayo sa impyerno. Pero ang tanong, sino kaya talaga ang masusunog sa impyerno? Kasi ang pagkakaalam ko, ang mamamatay tao, nasusunog sa impyerno. Ang sinungaling possible na masunog sa impyerno. Ang involved sa drug trade at smuggling, maaaring masunog sa impyerno. Eh sino ba pinagbibintangan ng mga ganyang uri ng kalakalan? Ang tatay mo, inamin mismo na siya'y mamamatay tao. At ayon sa pahayag nitong si Arturo Las Cañas, na dati niyong pinagkatiwalaan at tao ng tatay mo, ang tatay mo, Congressman Paulo Duterte, ang Lord of Drug Lords, at saka ayon kay Las Cañas, siya ang pinaka-dangerous person in the Southern Hemisphere, quote and quote yan. Hindi po sa akin ang galing yan. O ngayon, ano ba ang People's Initiative? Dapat maunawaan po natin kung ano ang People's Initiative. Ito po ay kaparaanan ng pagbabago ng konstitusyon na nagsisimula po sa taong bayan. At dapat educated tayo pagdating po sa bagay na ito. Kasi kung tatanungin tayo, mga tol, ako, sang-ayon na sang-ayon akong baguhin ang konstitusyon. Kung meron lamang pagboto na gagawin, at least 12% kasi kailangan sumang-ayon ng mga butante para magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. E payag na payag ako dyan. Meron tatlong kaparaanan ng pagbabago ng konstitusyon. Yung tinatawag na Constitutional Assembly at yung tinatawag na Constitutional Convention at ikatlo, ito pong People's Initiative na mukhang takot na takot itong mga Duterte at mga didisit sa People's Initiative. Bakit? Kasi majority ng Pilipino ngayon ninanais na baguhin na talaga ang konstitusyon. O para mas klarifikado ang pag-uusap tungkol dyan sa bagay na yan, pakinggan po natin ang interview ko kanina nito pong si Ted Filon sa ating butihing COMELEC chairperson na si Attorney George Garcia. Pakinggan po natin ang pahayag niya rito, mga tol. Oh, gaga. Election lawyer, ano ho? Ano ba ang People's Initiative? Nakalagay po sa ating saligang batas sa Artikulo 17 na pwede po kasi ang amendment ng saligang batas ay sa pamamagitan ng tinatawag na Constitutional Convention. Number one po yun. Number two, yung tinatawag na Constituent Assembly, ang Kongreso natin, ang Senate at House of Representatives. At ang pangatlo po ay sa pamamagitan ng pagsususo na mismo ang mga mamamayan ang magsasabi na kung ano yung gusto nilang ipabago sa saligang batas natin. Nung una po, Sir Ted, nung magkaroon ng unang petisyon, yung kaso ng Santiago versus COMELEC, ang nangyari po doon, nung mag-propose ng People's Initiative para sa Konstitusyon, ang sabi ng ating Korte Suprema, teka muna, wala tayong batas na nagpapatupad doon sa People's Initiative provision ng saligang batas. Although meron na po noong batas na tinatawag na Republic Act 6735. Sabi ng Korte Suprema po noong araw ng panahon yun, Sir Ted, hindi sapat yung Republic Act 6735 bilang magsusog ng pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Kaya lamang po, noong 2006 po, Sir Ted, nagkaroon ng panibagong People's Initiative petition. Yan po naman yung Lambino, na nagkaroon ng Lambino versus COMELEC. Sa Lambino versus COMELEC ay sinabi po ng Korte Suprema
at nagbago po yung kanilang desisyon, 10 miyembro ng Korte Suprema nagsabi, sapat ang Republic Act 6735 bilang isang batas na nagpapatupad ng People's Initiative. So sa kasalukuyan po, nangangahulugan meron palang batas na umiiral upang ipatupad yung People's Initiative provision sa ating saligang batas. Okay, so meron pong enabling law na ang People's Initiative. Klaro po yun, galing mismo ho kay Chairman Garcia. Ano ho naman po ang requirement para po sa isang matagumpay at legal na People's Initiative? Tama po yan, Sir Ted. Ma'am DJ Chacha, noong 2020 naman, itong COMELEC po ay nag-promulgate ng isang resolusyon, resolution number 10650, na kung saan ay nakalatag doon yung proseso ng isang People's Initiative base sa enabling law na Republic Act 6735. Ang sabi po doon, number one, kinakailangan ang signatures na makakala para magsusug ng pagbabago o mag-propose ng pagbabago sa ating saligang batas, dapat po 12% of the total number of registered voters. So, tama. At ngayon, naniniwala ako na ang 12% ng mga Pilipino na rehistradong botante gusto nang mabago ang konstitusyon. Bakit kayo natatakot, mga Duterte? Bakit kayo natatakot, mga Didishits, na mabago ang konstitusyon? E ako, kung mababago ang konstitusyon, syempre, hindi ko nanaisin na merong mag-perpetuate sa power o sa kapangyarihan sa hinaharap. Hindi natin hinahangad yon. Kaya lang natin gustong baguhin ang konstitusyon kasi maraming mga constitutional restrictions kung bakit hindi po tayo umaasenso bilang bansa at bilang Pilipino. Ano, yun ang mga kinakailangan pong mabago. Katulad po ng termino ng Pangulo. Dahil sa pag-aakala nila na ang Pangulo ay masama, ganito, ganyan, binibigyan na lamang ng isang pagkakataon para mamuno. Pero hindi nyo naiisip na kapag maganda ang ginagawa ng isang pinuno, napuputol ang magandang gagawin niya dahil lamang po sa limitasyon sa konstitusyon. Pero dapat, ibigay natin yung pagkakataon. At least, dalawang termino. Kayo ba, sumasang-ayon kayo, mga tol, ang Pangulo, dapat dalawang termino? Pababain natin ang taon, kada termino. Gawin na lang nating, katulad sa Estados Unidos, 4 na taon. Malaking bagay po yon na kapag mali ang ginagawa ng pinuno, sa loob lamang ng 4 na taon, mapapalitan na kagad natin siya. Pero kung maganda ang ginagawa ng pinuno, sa loob ng another 4 years, mapapanatili natin siya. O, isa yan sa mga halimbawa na ninanais ng, I believe, majority of Filipino, at ano ako, naniniwala, 12% tayo aabot na gusto natin pagbabago para sa konstitusyon. Katulad ng sinasabi pong figure dito, nitong si COMELEC Chairman Garcia. Ibig sabihin, kung halimbawa po sa buong bansa ang total number of registered voters ay 68 million, dapat po ang makuhang signature sa buong bansa ay 12% sa buong bansa po yan. Ngayon po, kapag ka naman po, ang may requirement din po na dapat bawat legislative district, kung meron po tayong 253 na legislative district, ang dapat daw po makuha na signatures bawat distrito ay 3% of the registered voters. So, yan ha. Kaya walang problema, Congressman Paulo Duterte, kung iniisip mo na kayong mga taga Davao, ayaw nyo ng People's Initiative, sige, gawin lang ninyo. Pero wag nyong pigilan ang katulad ni Congresswoman Margarita Nograles na hikayatin ang kanyang mga constituents para sa isang People's Initiative, kung totoo man ang sinasabi mo. Kasi after all, wala pong bawal dito. Hindi po illegal. Sinasabi po ng binanggit na batas nitong si COMELEC Chairperson Garcia na kinakailangan 12% ng registered voter nationwide ang sumang-ayon para po sa People's Initiative. O kaya naman, sa 200 plus na congressional districts, dapat at least 3% po ng kanilang mga constituents ang bumoto o pumabor sa People's Initiative. Ngayon, ano ang kinakatakot mo? Kung sa tingin mo, at kung babalikan natin ang iyong pahayag, Congressman Paulo Duterte, sa iyo na rin mismo nang galing eh. I am against this People's Initiative as this is not the people's voice. Yan ang paniniwala mo sa mga taga-Dabaw, so be it. Pag hindi nakuha ng People's Initiative ang 3% para sa iyong distrito, diyan sa 1st District ng Davao City, ano ba talaga, 2nd District o 1st District? Kasi nakalagay dito sa
sa Mindabo, Tepers District, pero parang sa iyong, anyway, whatever it is, kung ano man yan, o basta Pers District ng Davao, walang problema. Di mananalo kayo, hindi matutuloy ang People's Initiative, kaya huwag kang mag-alala, Congressman Paulo Duterte. Hindi mo dapat isipin na matatalo kayo dahil akala mo nga, sa iyong paniniwala, sapat ang bilang ninyo para hindi pumirma ang tao diyan sa City of Davao. Pero huwag mo silang diktahan. Ano, huwag mo kagad husgahan ng mga tao na katulad nito, sasabihan mo na ibibenta, na huwag ibenta ang kanilang pirma para lamang sa halagang 100,000 or 10,000 piso. Kahit walang involved na pera, naniniwala ako na ang tao pipirma para sa pagbabago ng ating konstitusyon. Tuloy natin ang pakikinig dito po kay Chairperson Garcia. Kinakailangan yung kung mag-proponent o yung magsususog nito o yung magpipetisyon, kinakailangan makakuha ng ganung bilang ng signatures ng ating mga botante. Opo, nangangahulugan po na doon sa at least minimum na 12%, dapat doon mayroon 33% sa bawat distrito. Hindi pa pwedeng sa isang distrito 2% lang o 1% lang, diba? Dapat lang. Kaya wala kang dapat ikatakot, Congressman Duterte. Bakit ka matatakot ngayon? O hindi ka naman natatakot, pero bakit mo sasabihan pa ang iyong mga constituents na do not sell their soul? Otherwise, they will be in perdition. Ano? Nasa eternal damnation na sila kapag binenta nila yan. Hindi mo naman alam kung ibebenta nila. Gusto lang talaga nilang pumirma. Ako, may mga manunood ako dito ng taga City of Davao. Gustong ng pagbabago. Gusto ng pagbabago sa konstitusyon in particular. Ewan ko kung gusto kayong palitan dyan sa City of Davao. Ano? Kaya inuulit-ulit lang namin, Congressman Paulo Duterte. Huwag kang mag-alala. Kung sa tingin mo ang mga Davaoenos ay hindi pabor sa People's Initiative, wala kayong po problemahin. Kasi sa more than 200 legislative districts na ito, kapag ka isa lang dito ang hindi umabot sa 3%, which is ang inyong first district dyan sa City of Davao, tapos na ang People's Initiative. Wala nang pag-uusapan. Ha? Magtiwala ka sa iyong mga kababayang Davaoenos kung yun talaga ang nasa puso nila. Lahat ng distrito, 3% na makukuha nila minimum number of signatures ng kanilang mga registrado botante, Chairman? Tama po kayo, Sir Ted. So, nangangahulugan, kung meron tayong 253 districts sa buong bansa, isang distrito lang ang magsabi at hindi makakuha ng 3%. Oh, ang liwaliwanag, oh, Congressman Paulo Duterte, bakit ka matatakot? Bakit ka mag-aalala? Bakit mo iisipin na yung mga pumirma ay nagbenta ng kanilang kaluluwa? Ha? Sapat na ang inyong city, ang inyong distrito diyan sa Davao para hindi matuloy ang People's Initiative. Ngayon, kung ginagawa ni Congresswoman Migs Nograles ang mga bagay na ito, walang masama dito kasi pinangalanan mo siya eh. Kaya nga sana marinig tayo ni Congresswoman Margarita Gonzales ano ang masasabi niya rito. Pinangalanan po kayo, Congresswoman Migs. I was informed that PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Walang problema dyan. That is legal. That is rooted sa isang batas na umiiral. Binanggit yan ni Chairman Garcia kanina lamang. A failure na po yung petisyon at hindi na po nabibigyan ng due course ng Commission on Elections. Doon ho ba sa inilatag pong panuntunan ng COMELEC sa dito po sa pagsasagawa ng People's Initiative, klaro ba doon yung forma at nakalagay na mga probinsyo doon po sa papipirmahan sa mga botante? Yes, Sir Ted. Meron na pong forma na naka-attach po doon sapagkat yung resolusyon na yun lumalabas ay na-promulgate ng COMELEC matapos magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. So inayos po ng komisyon at that time yung mismong guidelines na ganun. Mm-hmm. In fact po, pagka po halimbawa, Sir Ted, ang proseso ay halimbawa, yung proponent ng isang distrito ay nakakalap sa binanapating 10,000 signatures, yung pong 10,000 signatures ay hindi po ipapadala sa amin sa main office. Yung 10,000 signatures, Sir Ted, ay ibibigay sa local COMELEC namin. Tapos yung local COMELEC namin, Sir Ted, titingnan kung talagang 10,000 yun. Tapos mag-i-issue siya ng isang form. Ang tawag doon natin ay Annex B. At yung form na yun ay isa-certify niya kung ilan yung mga nakita niyang signatures. Halimbawa, 10,000. Yung pong Annex B na yun o yung form na yun ay i-attach sa petition.
na ipapail po sa main office ng COMELEC. Take note po, Sir Ted, maiiwan yung 10,000 signatures doon sa local COMELEC namin sa opisina ng bawat okay. election officer anyway, namin. Anyway, maliwanag na ang pinapaliwanag sa atin itong si Chairperson Garcia ng COMELEC. Isa lang naman ang dapat nating alamin dyan eh. Merong People's Initiative na kaparaanan para mabago ang konstitusyon. Ang una nga, ayon sa konstitusyon, as explained by Chairman Garcia, is the Constitutional Convention. Ikalawa, yung Constitutional Assembly. At ikatlo, yung People's Initiative. Pero pinakamahalagang malaman natin na hindi magtatagumpay ang People's Initiative kapag ka meron at least isa lamang na distrito ang hindi umabot sa 3% ng boto na sumasang-ayon sa People's Initiative. Kaya bakit ka mag-aalala, Congressman Paulo Duterte, kapag ka sigurado ka talaga sa iyong mga constituents na mga Dabawenyos na ayaw sa constitutional change through People's Initiative, hindi mo na sila dapat sabihan pa. Ano? Hindi mo na sila dapat sabihan pa ng they will be in perdition. Ganun lang kasimple yon. Kasi sapat na ang isang distrito na sumablay sa 3% para hindi matuloy ang People's Initiative. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol sa 200 plus or 700 plus na manonood mula po sa Facebook at YouTube. Patuloy po nating suportahan sana ang ating kasalukuyang gobyerno, ipagtanggol ang mga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo. Isa na rito, ito pong sinisira ng mga didishit na si Speaker Martin Romualdez. Nagtatrabaho na lang yung tao at hindi naman namumulitika pero pinapalabas ng mga didishit na maagang pamumulitika ang ginagawang pagtatrabaho nitong si Speaker Martin Romualdez. Walang mangyayari sa ating bansa kung kapag ka hindi po pumapabor ang naratibo para sa kanila, etitirahin na kagad nila ang tao. Kaya mag-ingat po tayo sa mga iboboto natin ngayong paparating na halalan sa 2025. Huwag po tayong boboto ng pro-China candidate. Ganun din sa mga nakaupo sa posisyon ngayon na magsusulong ng mga kandidato, ang kanilang mga kandidatong isusulong kapag ka ang nagsusulong nito ay pro-China, huwag din po nating iboboto.